Hi everyone! Welcome na naman sa channel ko. I hope lahat kayo na sa mabuting kalagayan. And I wish you all a very happy Christmas at mabiyayang Pasko sa inyong lahat. Sa video na ito, pag-uusapan natin yung pinaka-latest na update na inilabas ng Department of Foreign Affairs tungkol sa kaso ni Maritiu Mauro, yung ex-Philippine ambassador natin to Brazil na kung saan ay nakunan sa CCTV yung pang-aabuso niya sa kanyang kasambahay. But before anything else, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at pakitap niyo na rin yung notification bell. And then after tapping the notification bell, pakitap na rin yung all para every time meron akong mga bagong videos na ina-upload, manonotify kayo. Kung maalala natin, naging viral ang pananakit ni ex-ambassador Maritiu Mauro sa kanyang 51 years old na kasambahay na si Leonila de Ocampo. At itong kanyang pananakit ay nakunan ng CCTV. At ito yung nag-viral. Matapos mag-viral yung video, ay agad-agad na ni-recall si ex-ambassador Maritiu Mauro. At yung kanyang kasambahay na si Aling Leonila ay nakauwi na rin sa South Cotabato. Nung makauwi si Mauro sa Pilipinas, she was formally charged noong November 9 sa DFA. At pagkatapos ng lampas isang buwan, ay naglabas ng update ang Department of Foreign Affairs. Kung maalala kasi natin, bumuo ng hearing panel ang DFA para imbestigahan nga itong pang-aabuso ni Mauro sa kanyang kasambahay. At ang latest update nga ay natapos na ng hearing panel yung kanilang investigation at ayon sa DFA ay isasubmit na ng hearing panel ang kanilang formal investigation report and recommendation. Alinsunod sa Republic Act 7517 or the Foreign Service Act of 1991. Itong investigation report and recommendation ng hearing panel ay isasubmit na nila ngayon sa Board of Foreign Service Administration para desisyonan. Actually, November 26 daw nagsimula yung proceedings sa kaso na laban kay Mauro. At syempre pa, dahil meron tayong due process, ay binigyan ng pagkakataon dito ang panig ni Mauro para mapakinggan. Kasi ganun naman sa due process, a person is presumed innocent unless proven guilty. So kahit may video na nakitang-kita doon yung pang-aabuso ni Maritiu Mauro sa kanyang kasambahay, ay kailangan pa rin talaga yung panig niya para mabuo yung investigation. Sa opinion ko, itong investigation report and recommendation ng hearing panel na didedesisyonan ng Board of Foreign Service Administration, sa palagay ko, ay para sa dismissal sa pwesto ni Mauro. And at the same time, dismissal din sa lahat ng government positions. Ibig sabihin, pag napatunayan na talaga dito na talagang guilty si Mauro, kahit anong posisyon sa gobyerno ay hindi na siya pwedeng mag-apply. Ngayon, after sa Board of Foreign Service Administration, pag nakagawa na sila ng desisyon, ay saka pa lang ito ipapasa sa Malacanang. Kailangan kasi talaga itong ipadala kay Pangulong Duterte. Dahil alam naman natin na itong si Maritiu Mauro ay appointed ni Pangulong Duterte. So si Pangulong Duterte lang talagang may kapangyarihan na magbigay ng final decision based dun sa report and recommendation ng Board of Foreign Service Administration. At sa tingin ko naman, ang pinakamalaking violation dito ni Maritiu Mauro ay yung Republic Act 6713. Ito yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. At ang pinakamabigat na parusa na maibibigay dito sa violation na ito ay ang pagkakakulong ng 5 taon. Or ang pagbabayad ng hindi bababa sa 5,000 piso. Yung tungkol sa bayad ay napakaliit lang. Mas maganda sana kung ang maipapataw sa kanya ay yung pagkakakulong ng 5 taon. Sa palagay ko, pag natapos na makapagbigay ng desisyon si Pangulong Duterte dito, parang ipapasa nila yata ito ulit sa Office of the Treaties and Legal Affairs para formal lang sampahan ng kaso itong si Maritiu Mauro. Kasi nga ayon sa balita dati, 3 ang pwedeng ikakaso dito kay Mauro. Una nga ay yung Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ang pangalawa ay yung Slight Physical Injuries and Maltreatment na paglabag sa Article 266. At ang pangatlo ay yung paglabag niya sa Republic Act 10361 or yung tinatawag nating Kasambahay Law. Itong Kasambahay Law na ito ang nagbibigay proteksyon sa ating mga kasambahay laban sa mga abuso. Nakakagulat din kasi itong balita nung unang lumabas. Kasi alam natin, hindi na bago sa atin. Kasi marami talaga tayong mga OFW kasambahay na talagang inaabuso ng mga amo.
Pero kadalasan, ang mga amo nila ay yung mga ibang lahi. Dito sa kasong ito kasi, kapwa Pilipino at isa pang government official ang gumawa ng pang-aabuso sa isang OFW kasambahay. At alam din natin na itong mga ambassadors natin, sila yung parang bandila natin sa kung saang bansa man sila nakadestino. Kumbaga, sila yung boses ng mga domestic foreign workers. Sila kasi dapat yung takbuhan ng mga foreign workers kung saang bansa man sila nakadestino. Pero napag-alaman din kasi na ito palang si Leonila de Ocampo ay hindi considered na overseas Filipino worker. Kasi hindi pala siya dumaan sa POEA. At sabi nga ni Secretary Bello ng DOLE, may arrangement daw kasi talaga na itong mga diplomats natin ay pwedeng magbitbit ng mga personnel nila at kasama na dito ang mga kasambahay. Kung kaya dahil dito ay walang makukuhang welfare assistance si Aling Leonila. Pero nagpahayag naman si Secretary Bello ng DOLE na tutulungan nila si Aling Leonila. So isa rin ito siguro dapat natingnan ng DFA at ng DOLE na itong mga diplomats, kung meron man silang dadaling mga personnel sa kung saang bansa sila pupunta, ay dapat siguro idaan sa POEA para naman ma-enjoy din nitong mga taong ito yung mga benefits bilang isang overseas Filipino worker. Alam ko nung napanood niyo rin yung video na kung saan ay minamaltrato ni Mauro itong si Aling Leonila, ay talagang nagalit din kayo. Lalo pat nalaman natin na yung pagmamaltrato na ginagawa niya kay Aling Leonila ay ilang buwan na palang nangyayari. Parang from March to October, ganun na yung ginagawa niya kay Aling Leonila. Nalulungkot lang din ako pag may nababasa ako na nagsasabi na kaya tahimik na si Aling Leonila ay natapalan na siya ng pera or nabayaran na siya. Huwag naman sana nating isipin yung ganun. Kasi kung titingnan natin, based dun sa video, yung pagkatao dun ni Aling Leonila, siya yung tipo na hindi palaban. At dahil nga ang history ni Aling Leonila at ni Marichu ay nagsimula pa sa nanay ni Marichu. Matagal na nilbihan itong si Aling Leonila sa nanay ni Marichu. Nung mamatay yung nanay ni Marichu, ay kinuha nga siya nito ni Marichu Mauro para dalhin sa Brazil, para makasama niya bilang kasambahay. So sa tingin ko, hindi rin magiging madali para kay Aling Leonila. Kumbaga, pwedeng hindi kasi siya mag-file ng kaso bilang respeto dun sa namayapang nanay ni Marichu Mauro. Kasi kung maganda yung relasyon niya dun sa nanay ni Marichu Mauro at sa tipo ng karakter ni Aling Leonila na hindi palaban, kumbaga mukha kasi siyang maawain. Baka siguro maawa rin siya dito kay Marichu Mauro. Yun yung kinatatakutan ng lahat, na baka hindi siya mag-file ng kaso. Although yung mga kapatid niya at mga relatives niya ay talagang inuudyok si Aling Leonila na sampahan talaga ng kaso itong si Marichu Mauro. Kasi iba-iba naman talaga yung pagkatao natin, di ba? Merong mga taong talagang palaban, merong mga ibang tao na tinitake into consideration din nila yung mga nagawang mabuti, hindi man ni Marichu Mauro, kung hindi yung nanay niya. Kasi ayon nga sa balita, halos dekada na pala na nanililbihan itong si Aling Leonila sa pamilya ni Marichu. Pero dito kay Marichu, bago lang siya. Hindi ko alam kung inabot na siya ng isang taon dito kay Marichu. Pero matagal siyang nanilbihan talaga dun sa nanay ni Marichu. So baka rin, para kay Aling Leonila ay sapat na para sa kanya ang madismiss sa pwesto at trabaho itong si Marichu Mauro. Pero sa palagay ko naman, kung guilty ang magiging desisyon ng Board of Foreign Service Administration, ay iaakyat nga ito ng DFA sa Office of the Treaties and Legal Affairs. At doon na yata talaga magsisimula yung formal na kaso ni Marichu Mauro. Kasi dito sa ngayon, dito sa hearing panel, formally charged pa lang siya. Pero kung ako ang tatanungin, mas gusto ko sana na managot talaga itong si Marichu Mauro para hindi siya pamarisan. Kasi nung mga nakaraang taon, meron ding iilang mga ambassadors na abusado. Pero hindi nag-prosper yung mga issues tungkol sa kanila. Kumbaga, parang nakalimutan na lang yung mga issues sa kanila. Walang na-charge sa kanila. At walang nanagot ni isa man sa kanila. So hopefully, itong si Mauro ang unang-unang ambassador na makikita nating mananagot sa kanyang pang-aabuso. Katulad ng mga abusadong pulis, ganun din itong si Marichu Mauro. Inabuso niya yung kanyang posisyon kasi mataas yung posisyon niya bilang ambassador. At ang pinakamasaklap doon, kasi siya dapat yung protector ng mga foreign workers. Pero ang nangyari, siya mismo ang nang-abuso ng isang foreign worker na si Aling Leonila. Kaya nga sabi ko nga, mas maganda sana na tawagin siyang instead na ambassador, ay abusador. Abusador Marichu Mauro.
mas bagay yata sa kanya yung ganong titulo. Well, sinasabi naman ng DFA na bago matapos itong taong 2020 ay maisasubmit na nila ito sa Malacanang para madesisyonan ni Pangulong Duterte. At pag nagkataon, tatlong kaso ang haharapin ni Abusador Mauro. At sana kung ano man ang magiging desisyon ni Aling Lonila ay respetuhin na lang natin. Ang importante, nagbigay na siya ng affidavit kaya nga nabuo at natapos itong formal investigation report and recommendation ng hearing panel. Dahil hindi ito mabubuo kung hindi napakinggan yung panig ni Aling Lonila at ni Marichu Mauro. Nakakahiya rin itong ginawa niya. Sa ibang bansa niya ginawa at ang may-ari pa ng CCTV ay ang bansang Brazil. At bago pa ito nakarating sa Pilipinas, ay nag-viral na muna ito sa Brazil. Isang Pilipina na may mataas na posisyon sa gobyerno ang nangmaltrato ng kapwa Pilipino. Yun yung nakakahiya talaga. So yun pa lang ang update mga kaibigan tungkol dito sa kaso ni Marichu Mauro ayon sa DFA na natapos na nga ng hearing panel yung kanilang investigation report and recommendation at isusumite na ito sa Board of Foreign Service Administration at pagkatapos ay sa Malacanang na. Abangan na lang natin kung ano yung mga susunod na mangyayari tungkol sa kasong ito and rest assured pag meron akong masagap na mga updates ay mapapanood nyo dito sa channel ko. Once again, thank you for watching at mabiyayang Pasko ulit sa inyong lahat at paalala lang din na kahit ano pang mangyari, kasama natin si Kristo. Once again, maraming salamat sa panonood. Ingat kayo lagi and God bless.